Okay, so welcome back to my channel. So sa mga nagkakaproblema po ng DJI Mavic Mini, dyan natagpuan ko yung solusyon at ginawa ko yung solusyon dun sa DJI Mavic Mini ko. At nawala yung green screen, nawala rin yung Wi-Fi interference or your signal interference. So basically ang ginawa ko is dinowngrade ko yung app. Dinownload ko yung app sa ibang website na meron silang old version ng DJI Mavic Mini. DJI Fly app, tapos dinowngrade ko yung firmware nito into 004. So basically, dinowngrade ko siya lahat. So ipapakita ko yung process kung paano at tignan nyo lang si screen. Search ako sa phone ko. So pumunta ako ng Google. Sinearch ko yung old version ng DJI Fly app. So lumabas yung Aptoid, para siyang Play Store. Pwede kayo mag-download ng mga iba't ibang apps din. So kinlik ko siya. So hinanap ko yung pinakamababang version, which is ito 1.19 na. 1.19 na lang ang piliin nyo. So download. Tapos ipaprompt nila kayo na kung saan nyo gustong buksan. So basically doon sa app nyo gustong buksan, Aptoid. Tapos sabi niya, do you want to install DJI Fly app? Okay. Okay, so open. Naka-install na kasi siya. Pero pag i-install nyo siya, i-turn on nyo yung install apps from unknown sources dyan sa phone nyo. So, basically, tatanggalin niyo yung bagong DJI Fly app na naka-install sa phone niyo, tapos i-install niyo 'to. So, pagka-install niyo nito, punta kayo ngayon sa computer niyo, kung meron kayong computer. Download niyo si DJI Assistant na tinatawag nila. So, punta tayo. Nakikita niyo yung picture ko diyan. So, punta ka sa Google. Google, tapos type mo DJI Assistant download. So punta ka sa DJI Store o DJI, tapos pagkarating mo dyan, ang unang-unang pipiliin mo o titignan mo is punta ka sa DJI Assistant 2 for Mavic, kasi Mavic series ito. So punta ka sa Mavic series, tapos click mo kung nasa Mac ka o nasa Windows, pero mostly Windows, di ba? So download mo. Pagka-download mo, saan na yung DJI app? Ito yung app ko, DJI app. So mag-o-open siya. Ayun, so sabi niya, ayun yung instruction, disconnect the device from the computer, restart device, connect the device to the computer within 20 seconds. So, confirm. Pero ang ginawa ko, ganito. So, dito nakasaksak na yung kwan sa computer ko. So, i-on ko siya. I-on ko muna siya. Naka-on na siya. Antayin nyo munang mag-recalibrate. Tapos, isaksak nyo siya. Pagkasaksak nyo, tayo nyo lang. Ayun. So, na-detect niya na si Mavic Mini. So, click nyo siya, Mavic Mini. Tapos, lalabas yung mga old version niya dyan. So, ito yung latest version niya is 0.0500. Yan yung latest version. So, nasa current version na ako ng 0400. Kasi, dinowngrade ko siya. So, yan ang pipiliin nyo. So, alimbawa ito. Refresh nyo. Pag ni-refresh nyo, start update, tapos ganun na. Mag-update na siya. Antayin nyo lang hanggang matapos yung process, yung progress niya, tapos mamamatay si Mavic Mini 2. Pag namatay siya ng ilang beses, antayin nyo lang hanggang sa mawala na yung progress bar niya dito. Tapos nun,
Okay na. Tanggalin nyo na siya sa pagkaka-plug nyo sa computer nyo. Tapos, start nyo na siya gamit yung old na DJI Fly app. Tapos, naka-downgrade na rin siya. Nahila ko tuloy. So, naka-downgrade na rin si Mavic Mini. Ngayon, nawala na yung green at saka yung Wi-Fi interference na error. So, turn on natin siya para makita nyo. So, naka-on na siya. Turn on ko si... but enough ko siya. Okay. Tayo ng DJI Fly app. Pero may lalabas ditong update, huwag nyong i-update, okay? Pag may lumabas na update dyan, huwag nyong i-update kasi babalik ulit yung latest na app dyan sa phone nyo. So, go fly. Start pre-check, kabalin, blah, blah, blah. Okay, yan. Okay. Okay, na. So, nawala na yung green niya, di ba? Nawala na rin yung Wi-Fi interference niya sa taas na warning. So, tinesting ko siya kanina, tinake off ko siya kanina, at malayo naman siya kahit papano. So, yun lang ang fix niya, guys. Kung nakatulong itong video sa inyo, please like and subscribe. Thank you.